Ito na mga sir, natapos ating nagawa yung turning bushing. So route test na natin. Yan. On natin. So dapat yung kanyang indicator light mawala yan pag nakatakbo tayo ng kahit na 5 meters lang. Observe nyo mga sir, ayun mga sir, wala. Oops na. So may isang unit tayo na ito na dumating. Ito, Inmax version 1. So ang problema, yung ganyang EBS indicator light, so hindi makuha or hindi na mamatay. Odometer is 35,000. So 35 plus. So dito yung may-ari, interview natin. Boss, pwede ka may interview? So, saan ba kayo galing, boss? Galing saan? Okay. So ano yung problema ng unit ninyo? Ba't nyo dinala dito sa Tacorong? EBS. So ano naka-on yung indicator. So, ito yung problema na ang layo pa ng pinanggalingan nila sir from General Santos City. Ito dalawa sila. Then ano pa yung problema na na-encounter mo sa unit mo? So kaya na nag-off yung speed meter pero baling. Sige. Bago lang man to. Ito, try mo nating scan kung ano talaga yung naging problema ng EBS system ni boss, kung bakit nagaganon na nawala yung speedometer at saka naga-always on yung kanyang indicator light. So, try nating i-check yung EBS ni sir. Yan. So, automatic search. So, dito tayo sa EBS kasi naka-EBS socket tayo. Then, read natin yung fault code. So, dito yan sa history kasi matagal na to. Ito. Ito yung naging problema ng unit mo, sir. Error 25, 33, 31, saka 51. Pero ang one dito, sir, pinaka-importante talaga na error yung dahilan talaga ba't nang ganun yung nangyari sa doon ka, sir. Ang pinakadahilan dito sir, bakit nagkaroon ng error yung EBS mo sir, yung EBS indicator hindi na mamatay. So yun siya. Error 33, 31, at saka yung 51. Ito sir. Ayan sir. Yung 31 saka 33, pareha lang yan sila. Ayan o. There is a power to the motor circuit. So kahit na baklasin natin yung mamaya sir, walang supply ang EBS motor mo. Then the supply voltage to EBS ECU in a hydraulic unit assembly is too high. Ayan, so check natin yung mamaya sir. Okay. Saka yung 31, ito siya o. Yung solenoid motor mo, sira na. So at least okay pa yung EBS board. Yung board ng unit mo okay pa. Pero ang problema nasa EBS motor. Sa pagbaklas ng EBS motor, dapat meron tayong ilagay na basahan sa ilalim para pag natapon yung brake fluid sa cover or sa mga bearings ng motor ay hindi po masira yung kanyang pintura. Ito mga sir, kung gusto nyo ng ganitong mga video, please like and follow po sa ating Facebook page at pa-subscribe na rin ng ating YouTube channel. At dito mga sir, nakuha na natin yung kanyang EBS motor or yung kanyang EBS assembly. Try nating buksan at i-check yung kanyang board. So dito, ang problema ng board ni sir ay napasokan na ng brake fluid. So mabuti na lang mga sir at naagapan niya na dinalagad sa atin para ipaayos. Kung hindi mga sir, ayan yung kanyang module ay meron ng corrosion. So buti na lang mga sir at naagapan at na-check natin. Pero goods pa yung kanyang EBS board. Yan, wala tayong nagiging problema dyan. Napasukan lang talaga ng brake fluid. Ayan o, ayan medyo basa.
At dito naman sa kanyang ABS motor, maganda pa sana yung kanyang maliit na bearing. Ang problema lang dyan yung malaking bearing. Kaso lang alang mga sir, ay hindi mo tanggal yung malaking bearing pag di mo tinanggal yung maliit na bearing. So, kaya para hindi na tayo magka-problema, para wala na tayong masisipa na baka pag binalik natin ay hindi rin gagana. Kaya pinalitan na lang natin lahat para wala nang problema pag ibinalik na natin. Dito mga sir, reminders lang pala, pag binaklas nyo na yung dalawang bearing dyan, so make sure lang po na kumuha po kayo ng papel de liha para lihain po yung side ng commutator. Yan po, dyan po kasi nakadikit yung carbon brass. Pag napuno kasi ng carbon yung sa commutator na area, ay hindi na yan siya mag-activate or kumbaga hindi niya na ma-receive yung supply ng kuryente para paikutin yung bearing doon sa kanyang housing. At dito mga sir, itry na natin pandarin yung kanyang ABS motor. Check natin bago isalpak doon sa kanyang housing. Make sure lang po na smooth yung ikot ng bearing para wala nang ganong problema pag sinalpak na natin. Lang o. Dala sir. Okay. Sige sir. Okay na sir. Yan. Ito na mga sir, natapos ating nagawa yung motorning bushing. Surutin natin. Yan. On natin. So dapat yung kanyang indicator light, mawala yan pag nakatakbo tayo ng kahit na 5 meters lang. Observe nyo mga sir, ayun mga sir, wala. Oops na. Okay, shout out! Shout out! Yan, turpa namin sa Tenta Binyo. Si Boss Jimay! Kaway! So, dito na tapos nating naayos yung motor ni Boss. Okay, tanongin sa sir, kamusta ba yung servisyo namin sa'yo? Satisfied. Okay. Dapat. So, ma-recommend mo ba yung gawa namin sa iba? Dapat, sir. Talagang recommend na ganito kasi talaga naayos talaga yung pagkaya talaga. Baka may gusto kang shoutout sir? Shoutout dyan sa mga taga Jinsan, sa Ron Bulog, sa Pat Malandat. Okay. Thank you so much mga sir sa inyong panunood sa aking video tutorial. At sa gusto pong magpagawa ng kanilang ABS, andito lamang po kami sa Tacoronga City. Hanapin nyo lamang po yung GKT Scooter Shop. At sa gusto pong magpa-schedule, i-message nyo lamang po ang aking Facebook page, yung Part-Time Mechanic. Thank you so much mga sir and God bless you always.